Biblia at salita ng Diyos na hinango sa pinakapuso ng ating Panginoon, na kung saan siya rin ang tagapagsalita sa programang ito, ang sabi ng Panginoon, na mapapakinggan po natin sa DWBL 1242 kHz AM band every Monday 8:30 to 9:30 po ng gabi. At siya rin po ang host ng ito, ang sabi ng Panginoon, sa TV program doon po sa lugar na kung saan ako po ay naka-assign din ng pastora, sa Gimba po, Nueva Ecija. At maraming lugar doon sa Nueva Ecija ang nakakarinig ng TV program na iyon. Kaya sa malawak na lugar ng Nueva Ecija na kahalos kagaya ng lugar ninyo, ay napapakinggan po ang ito, ang sabi ng Panginoon, na radio program po ng Kingdom of Jesus Fellowship International. Kaya marami pong tao ang nakakilala sa lingkod ng Diyos, hindi lamang po sa Manila, kundi sa mga lugar na naaabot ang kanyang pangangaral. Umaabot yung pangangaral ng lingkod ng Diyos sa pamamagitan ng mga DVDs, na kung saan ang iba sa inyo ay nagkaroon din ito nung last year. At nakakaabot ang kanyang pangangaral sa pamamagitan ng radyo at ng TV. At ng marami pang mga pamamaraan. Nandyan po ang Facebook, nandyan po ang YouTube, nandyan po ang mga babasahin na ipinapakalat natin para ipahayag ang pangangaral ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng lingkod ng Diyos. At alam niyo po, siya rin po ang lingkod ng Diyos na tinatawag ng maraming church leaders para sila ay payuhan, para sila ay bigyan ng magandang gabay para sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Siya po ay nagkoconduct ng mga seminars, conferences, at mga trainings para sa mga church leaders sa buong body of Christ. Kaya hindi ko na po pakakahabaan pa ang aking pagpapakilala sa inyo para sa lingkod ng Diyos, dahil alam ko po na kayong lahat na narito ay binigyan ng Panginoon ng kauhawan at kagutuman at kasapikan na mapakinggan ang kanyang mensahe mula sa lingkod ng Diyos na nagmumula rin naman sa pinakapuso ng ating Panginoon. Kaya kayong lahat po ay inaanyayahan kong tumayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. At tayong lahat ay magtaas ng ating mga kamay. At sa ating pagtaas po ng ating mga kamay, mag-expect po tayo ng mga dakilang bagay na gagawin ng Panginoon sa ating mga buhay sa gabi nito. Tayo pong lahat ay umuko at pumikit, sapagkat kung paano natin naranasan ang kapangyarihan ng Diyos nung nakaraang taon, muli niya ipaparana sa atin ang dakilang bagay na nais niyang gawin. Kaya asahan natin ang mas malakas na kapangyarihan ng Diyos, ang anointed message full of power na maghahatid sa atin sa tunay na kaligtasan. Tumanggap ng himala, maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadalhin tayo sa ating high calling and perfect destiny in Christ. I-welcome po natin ang malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod, Apostol Ricardo D. Carillo. It's all I
nagpapasalamat ako kami sa Panginoon at nakabalik muli sa inyong lugar. Kaya sa lahat ng narito ay isang magandang gabi at pinagpalang gabi sa inyong lahat. At gusto kong sabihin sa inyo na dakila ang ginawa ng Diyos last year. Pero gusto kong sabihin sa inyo, mas dakila ang gagawin ng Diyos ngayon. Amen. Nakikinig pa ho ba tayo? Kung sinakabuhay ninyo ang salita ng Diyos sa pinangaral ko last year at isa sa kabuhay ninyong muli ito ngayon, gusto kong sabihin sa inyo na mas gagamitin kayo ng Lord more mightily, effectively in this final hour. Mas pagpapalain kayo ng Diyos. Amen? Mas ibibless kayo ng Diyos, mas ipupromote kayo ng Panginoon pagkatapos po ng ating gawain sa lugar na ito. So mula po sa aking pamilya, mula po sa literato at mga miyembro ng Kingdom of Jesus Fellowship, a kingdom that cannot be shaken, kami po ay bumabati ng isang pinagpalang anibersaryo sa inyong lahat. Glory to God. Ang ating pong tema o ang ating theme sa taong ito, natatagpuan natin sa Acts 4:12-13. Acts 4:12-13. Sabi ni Pastora Inday, masyado raw mahaba, hindi niya na nilagay yung 13. Ayan. Basahin na lang natin yung 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Walang kaligtasan. Kanino man, anumang pangalan sa mundong ibabaw na ito, walang kaligtasan. At ang tanging pangalan lamang na ibinigay ng Diyos para tayo maligtas, anong pangalan po yun? Jesus Christ. Amen. Sabi nga po ng John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by me. Sabi ni Jesus, John 14:6, siya ang daan, hindi dating daan. Siya ang daan, ang buhay at ang katotohanan, walang makaparoroon sa Ama kung hindi sa pamamagitan niya. Tama po ba? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Yan. At ang sabi ng Matthew 1:21, siya ang tagapagligtas. Si Jesus ang tagapagligtas. Siya ang magliligtas sa atin. Sabi ng Matthew 1:21 o Mateo 1:21. Maliwanag po ba yun? Sabi ganoon ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus upang ang sino man sa kanya'y manampalataya'y hindi na mapahama kung hindi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang ibinigay ng Ama para tayo maligtas at magkaroon ng buhay na walang hanggan ayon sa Juan 3:16, eh walang iba kung hindi ang Panginoong Jesucristo. Sabi ng Romans 9:9-13, kung mula sa iyong bubig na galing sa iyong puso, mula sa iyong bubig, no? At galing din sa iyong puso, no? Na ipapahayag mo na si Jesus ang iyong Panginoon, ikaw ay maliligtas. Pag pinahayag mo na si Jesus ang iyong Ginoo, ikaw daw ay maliligtas. Sapagkat ang sino mang tumatawag sa pangalan ni Jesus ay maliligtas. Kaya po maliwanag sa lugar na ito at maliwanag sa lahat ng tao sa mundong ibabaw na ito, ang tagapagligtas ay si Buddha. Amen? Si Confucius, si Muhammad. Sino po ang tagapagligtas? Si Jesus. Maraming pangalang dumating at darating pa. Maraming pangalang naitaas at maitataas pa. Maraming pangalang nakilala at nakikilala pa. Pero isa lang ang tagapagligtas, si Jesus. Amen.
Si Jesus ay isinilang. Si Jesus ay lumaki. Si Jesus ay namatay. Ngunit pagkaraan ng tatlong araw, siya'y nagbangon mula sa mga patay at siya ngayon ay buhay na buhay magpakailan pa man. Amen. Ang mga pinuno ng relihiyon, ang mga pinuno ng ano pa mang grupo at samahan ay isinilang, lumaki, namatay, pero hanggang ngayon, patay pa rin. Sapagkat ang tagapagligtas ay si Jesus. Sabi ng Revelations, pahayag 1:17, bagamat siya'y nabatay, Revelations 1:17 and 18, pahayag 1:17 and 18, bagamat siya ay namatay, pero ngayon si Jesus ay buhay, sapagkat nabuhay siya at buhay na buhay siya magpakailan kailan tama. Kaya tama ang team na ito ngayong taong ito ng anibersaryo na walang ibang tagapagligtas kung hindi si Jesus. Kaya kung hindi pa si Jesus ang iyong tagapagligtas, gawin mo na siyang tagapagligtas. Maaring ikaw ay may relihiyon, maaring ikaw ay bininyagan at binautismohan at kinumpilan, no? Pero kung hindi pa si Christ ang iyong Panginoon, kung hindi pa si Christ ang iyong Diyos at ang iyong tagapagligtas, gawin mo na ngayon bago maging huli ang lahat. Palapakan natin si Lord. Nung kami ay nasa airport, no, papunta na kami ng Butuan City dahil nandun yung airport na babagsakan namin, galing kami ng Naiya sa Manila. At saglit kaming uminom ng chocolate habang inihintay namin yung paglipad ng eroplano. Humingi ako ng newspaper, ng dyaryo. At napag-alaman ko doon sa dyaryo, sa Mexico, ang daming namatay sa pamamagitan ng lindol. Nakakalungkot. Tama po ba? At kamakailan lamang sa iba't ibang panig ng Amerika, marami ring namatay. Ganon din, merong trahedya, meron ding kalamidad, may disaster. Nagaganap ngayon sa iba't ibang panig ng mundo ang mga lindol, bagyo, no? Iba't ibang calamity, iba't ibang kalamidad sa iba't ibang panig ng daigdig, nagpapakita lamang na malapit na ang wakas. Nagpapahayag lamang na malapit nang dumating si Kristo Jesus. Kaya kailangan maging ready na tayo. Kailangan matanggap na natin si Christ bago maging huli ang lahat sa ating mga buhay. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. At dahil malapit nang dumating si Kristo, dapat lalo tayong mas maging mainit, maalab, maapoy, no? Kinakailangan tayo ay masipag na patuloy na nag-iimbita ng marami para dumalo sa church. Kinakailangan patuloy tayong nananalangin, nag-aayuno, nagpe-pray and fast para sa kaligtasan ng marami. Kinakailangan tuloy-tuloy yung ating evangelism, amen po ba? Upang sa ganon ay maraming maligtas. Kinakailangan tayo ay on fire for God. Mainit para sa Panginoon. Para sa ganon ay maraming maligtas kasi malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Alam na alam natin, pagdating ni Antichrist, tatataka niya ng 666, no? Yung mga taong hindi tatanggap kay Christ bilang Lord God Savior ng kanilang buhay. Saan niya tatataka ng 666? Saan niya lalagyan ng sign ng mark? Dito sa noo, sa forehead. At saka sa wrist, no? At ngayon, nababalitaan na natin, naririnig, nalalaman na natin, napapanood na natin, na meron ng mga microchip na inilalagay ngayon sa wrist ng tao. Nakikinig pa ho ba tayo? Ayan. Sa panahon ngayon, kahit na wala kang pera, pwede ka nang bumili sa pamamagitan ng credit card. At sa pamamagitan din naman ng ATM card o tinatawag nating debit card. Amin po ba? Yung debit card na ito, meron siyang electronic
chip or microchip. Pagdating si Antichrist, ang electronic chip ay ilalagay na po dito sa noo at saka sa kamay ng tao. Nakikilig pa po ba tayo? Ayan. Noon, pag bumibili ka sa mga grocery, mga department store, yung binili mo, yung item na binili mo, tinatype nila. Tama po ba? Ngayon, iba na, ini-scan or binabaril nila. Tama ba? Yan. Pagpunta ka ng grocery, ng department store, yung item na binili mo, may mga boryan, babarilin lang nila, lalabas na yung presyo. Ganun din naman yung mga microchip na ilalagay sa noo at saka sa wrist ng mga tao, i-scan lang yan, lahat ng information, lahat ng pagkakakilanlan, pangalan, ilang taon, saan nakatira, kailan pinanganak, lahat ng information sa kanya ay naroon na. Nakikinig pa po ba tayo? Kaya ngayon po, nangyayari na po ngayon yan na ang microchip ay inilalagay na po ngayon sa kamay ng mga tao. Kaya gusto kong sabihin sa ating lahat na malapit nang dumating ang ating Panginoong Hesukristo. Amin po ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. In the book of Acts, chapter 16, beginning verse 17, Gawa 16, simula 17. Makikita natin si Pablo at saka si Silas. The apostles Paul and Silas. Sila ay nangangaral ng salita ng Diyos. Nagpapahayag ng salita ng Diyos, ng Word of God. No? At sa kanilang pangangaral, sa kanilang pagpapahayag ng salita ng Diyos, merong manguhula, a fortune teller girl. No? Nanguhula, parang madamaw ring. Yan. At ang sinasabi niya palagi, makinig kayo sa kanila sapagkat pinapahayag nila ang daan ng kaligtasan. Listen to them for they teach the way of salvation. Sa katotohanan lang siya ay nagbabalat kayo, nagdi-disguise. Ibig sabihin, nagkukunwari lamang siya. Naunawaan ninyo ako? Yan. Ngayon, nainis, nagalit na si Pablo. Ang ginawa ni Pablo, dahil tayong mga Kristiyano, pakisabi mga Kristiyano, hindi lang apostol, hindi lang propeta, hindi lang apostol, hindi lang guro, hindi lang elders or deacons ng churches, ang may power, lahat ng Kristiyano may power. Yan. In my name, Mark 16, verse 17, and the following verses. Marcos 16, 17, mga sumusunod na mga talata. In my name, you can cast out devil and demon spirits. Kaya anong ginawa ni Pablo? Yung espiritu ng panguhula sa fortune teller girl ay pinalayas niya. Sabi niya, labas! Come out! No? Nakikinig pa ho ba tayo? Sa amin, doon sa Ilonggo rin kasi kami, kaya lang sa amin, guwa! Pagwa! Ewan ko sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng labas. O alis. Gawas sa inyo. Yun ang problema natin eh. Misan kahit pare-parehas tayong Bisaya, hindi tayo nagkakaintindihan eh. May tao pa ho ba rito? Yan. Sa amin, pagwa! Sa amin, ganun. Yan. Nakikinig pa ho ba tayo? So ngayon, nawalan ng power. Pakisabi, nawalan ng power. Hindi na makapanghula itong fortune teller girl. Yung mga amo niya, yung mga boss niya, yung mga bossing niya, wala nang hanap buhay, wala nang kita. Wala nang ganansya. Nakikinig pa ba tayo? Yan. Ang ginawa nila ngayon, gumawa ng kwento. Siniraan si Apostol Pablo. At sinabi na si Apostol Pablo ay nagre-rebelde sa pamahalaang Roma, nag-aaklas. Yeah. At dahil dito si Pablo at si Silas ay nakulong sila. Nakikinig pa ba tayo? Nasubukan, naranasan mo na bang pagsalitaan ka ng masama? No.
Nasubukan mo na bang pagbintangan ka ng masama? Nasubukan mo na bang saktan ka at gawan ka ng hindi maganda nang wala ka namang kasalanan? Sinismis ka, wala ang kasalanan? At sinasabi, ang pangit mo? No? Nasubukan mo na bang makulong ng walang kasalanan? So si Pablo at si Silas, nakulong ng walang kasalanan. Listen very carefully. Maraming Kristiyano ang nagtatanong, Panginoon, Kristiyano na ako, mangangaral na ako, bakit maraming problema at pagsubok laban ng buhay ang dumarating? Kristiyano na ako, mangangaral na ako, nagbibigay ako, nagkakaloob ako, nangangaral ako, humahayo ako, dumadalo ako, naglilingkod ako sa Ginoo. Pero may mga trials, may mga problems, na-experience niya ba yun? Yes. At ang tanong ninyo, Lord, bakit? Why me? Dumadalo naman, naglilingkod naman, nag-i-evangelize naman, nagkakaloob naman, pero may mga problema at pagsubok laban pa rin ang buhay na dumarating. Naranasan ba ninyo yun? Ganun din si Pablo. Paul and Silas were dedicated men of God. Paul and Silas were committed men of God. Sila po ay mga dedikado, mga committed, no, na mga lalaki ng Panginoon. Pero sa kabila ng lahat, sila ay nakaranas ng problema, pagsubok at laban ng buhay. Kaya gusto kong sabihin sa lahat, Kristiyano at mga ngaral, hindi exempted sa mga problema at pagsubok laban ng buhay. Sige, palakpakan natin sa Lord. We Christians, we leaders of the church are not exempted against the attack of the enemy. Hindi tayo exempted. Kaya kung inaakala mo, Kristiyano ka na, mangangaral ka na, wala nang attack ang kaaway, wala nang problema, wala nang pagsubok, wala nang laban ng buhay, nagkakamali tayo. Dumarating pa rin yan. At si Pablo at si Silas ay nakulong. Ang kaibahan lang ni Pablo at ni Silas, hindi siya nag-backslide. Hindi sila nag-backslide. Hindi sila umatras, hindi sila tumalikot sa paglilingkod sa Diyos. Hindi sila tumigil sa pangangaral. They never blame God. Hindi nila sinisi ang Diyos. Hindi nila kinwestiyon at tinanong ang Diyos. Nakikinig pa ho ba tayo? Ano ang ginawa nila? Gusto niyong malaman? O next year na lang pagbalik ko? Ah, ngayon na. Ang ginawa nila, sila ay nag-praise and worship kay Jesus. In the midst of trials and persecutions in life, in the midst of problems in life, sa gitna ng mga problema, kapag ikaw ay tumaranas sa mga problema, pagsubok, laban ng buhay, huwag kang aatras. Huwag kang susuko. Huwag kang bibigay. Never give up. Dumalo ka pa rin. Maglingkod ka pa rin. Magbigay ka pa rin. Humayo ka pa rin. Mag-evangelize ka pa rin. Mag-pray ka pa rin. Mag-fast ka pa rin. Mag-evangelize ka pa rin. Amen? Amen. Sige po, palakpakan natin ng malakas. Anong ginawa ni Paul and Silas? Sila po ay sumamba sa Diyos. Nakikinig pa po ba tayo? They praise and worship God. Kapag dumarating ang mga problema, pagsubok laban ng buhay, hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo. Nahihirapan ka, nasasaktan ka. You feel sad. No? You feel worry. No? No? And fear capture your heart. Ang gagawin mo kapag dumarating ang mga problema, ang mga pagsubok laban ng buhay, nangangailangan ka. Nangangailangan ka ng pera. Kailangan mo ng pambayad. O anumang pangangailangan sa buhay na ito, meron pong sikreto para matugunan ang lahat ng ating mga pangangailangan. Purihin at sambahin ang ating Panginoon. Kaya po, gusto kong sabihin sa lahat ng mga attendee. Andito po may mga attendee, mga Christians? Kada gawain ng Panginoon, huwag kayong late.
Huwag niyong sabihin, praise and worship lang yan. Mamaya na ako dadalo pag-preaching na. Nagigiling pa po ba tayo? Umaten tayo ng maaga, tapusin natin hanggang sa huling kanta. Sapagkat hindi tayo nagpe-praise and worship sa Panginoon just to entertain ourselves, just to satisfy ourselves. Hindi tayo nagpe-praise and worship para lang sumaya o sumigla. Nagpe-praise and worship tayo sa Panginoon para hipuhin ang puso ng Lord to touch the heart of God. Para masamba ang Panginoon. Amen? Amen. Mapuri, maparangalan ang pangalan ng Diyos. Kaya po, ano pong ginawa ni Pablo at ni Silas? Sila po ay nagsumamba at nagpuri sa Panginoon. Nakikinig po ba tayo? At mga minamahal, anong nangyari? Yung prison doors, yung mga susi, yung mga susi ng kulungan ay nabuksan. Yung mga kadena sa kanilang mga paa ay naalis, natanggal. And listen very carefully, brethren. Ang pangalan ni Kristo ay makapangyarihan. Kapag ang pangalan ni Kristo ay tinanggap mo bilang Lord God Savior ng buhay mo, papasok ka ng langit. Pag ang pangalan ng Panginoong Jesucristo ay ginamit mo, ang sakit karamdaman, ang problema, pagsubok, laban ng buhay ay aalis. Pati ang mga demonyo sa impyerno ay aalis. Amin po ba? At kapag tayo ay nag-praise and worship sa Panginoon kay Jesus, ang mga problema, pagsubok, laban ng buhay natin ay aalis. Amin po ba? Kaya po mga minamahal, ano pong ginawa ni Pablo at ni Silas? They just worship the living God. They just praise the Lord. Merong nagtatanong, listen very carefully. Ako po ay nag-aaral ng Bible school, nag-aaral ako ng mga training center, marami akong helps, marami akong concordance, meron akong Hebrew-Greek. No? Nakikinig pa ho ba tayo? Marami akong dinaluhang pampaaralang pang-Biblia. Ngunit, subali, kung wala ang power ng Lord, walang kabuluhan. You will learn homiletics and hermeneutics. Matututo ka how to make sermons. Gagaling ka, tatalino ka. Ngunit kung walang power ng Lord, walang kabuluhan. Yes. May tao pa ho ba rito? Listen very carefully. Maraming nagtatanong sa akin, bakit po pag nangangaral kayo, pag nagpipreach kayo, yung preaching ninyo tumatarak sa puso ng tao? Yeah. It penetrates, no? The hearts of men. It breaks the heart of men. Bakit tumuturo, tumatarak sa puso ng tao? Bakit po pag nangangaral kayo, ang mga tao ay umiiyak, nagahagulgulan, napakalakas ng presence ng Lord, ang mga tao ay nagbabagsakan? Amin po ba? Kahit sa radyo, kahit sa TV lang, kahit sa DVD lang, o sa FB lang, o through internet lang, daman-daman namin yung power ng Lord. May tao pa ho ba rito? At alam ba ninyo kung ano ang sekreto? Worship. Pakisabi worship. Ang pagsamba sa Diyos. Ang pagpupuri sa Panginoon. Amin po ba? Kaya, mga minamahal, maging mapagsamba tayo sa Diyos. Maging mapagpuri tayo sa Diyos. Kailan natin pupurihin at sasambahin ang Panginoon? Araw-araw. Kahit may bagyo, kahit may lindol, kahit may tsunami, lagi tayong magpuri sa mamba sa Diyos. Amin po ba? Ano mang kalagayan ng buhay, lagi tayong sumamba sa Diyos. Kahit na anong problema, pagsubok, laban ng buhay, ay lagi tayong sumamba sa Diyos. Pag dumarating ang mga problema, mga pagsubok, laban ng buhay, huwag tayong aalis sa Diyos. Amen. Huwag tayong mag-inisip ng negative. Ang magagawa natin ay sumamba sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon Diyos sa Diyos. Ngayon,
sa pagsamba ni Paul at saka ni Silas sa Lord, the chains were loose, came loose, no? The prison cells, the prison doors were open, nabukas. Nakikinig pa ho ba tayo? Yeah. At ang akala ng Philippian jailer, akala ng Philippian jailer, yung nagbabantay ng jail, akala niya, nakalaya na yung mga bilanggo. Nakikinig pa ho ba tayo? At magpapakamatay sana siya. Magpapakamatay siya. Kikitilin niya yung buhay niya, magsasaksak siya. Ngunit pinigilan siya ni Pablo at saka ni Silas. At ang sabi ni Pablo at saka ni Silas, huwag mong gawin yan. Nandito pa kami. And listen very carefully. Anong sabi ng Philippian jailer? Sirs, mga alagad, ano ang gusto niyong gawin ko? Anong dapat kong gawin para maligtas? At ang sabi ni Paul at saka ni Silas, sumamba ka o sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo. Believe on the Lord Jesus Christ. You will be saved, you and your household. Sumampalataya ka sa Panginoong Hesukristo at ikaw ay maliligtas. Hindi na ikaw ang maliligtas, pati ang iyong buong sambahayan. Amin po ba? Ang nais ng Diyos, hindi lamang tayo maligtas. Ang nais ng Diyos, maligtas pati yung ating sambahayan o yung ating family. Yung ating loved ones, yung ating relatives. Amen po ba? At hindi na po ako magtatagal, hindi ko na po ito papakahaba-habaan pa. Amen. Ang sabi ng Acts 4:12, walang pangalan sa mundong ibabaw na ito para maligtas ang tao kung hindi sa Jesus. Ano ang ibig sabihin ng inyong team sa taong ito? Dahil walang ibang tagapagligtas kundi sa Jesus, gawin mo na siya ngayong Lord God, Savior ng buhay mo bago maging huli ang lahat sa buhay mo. Tinanggap mo na si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo, huwag kang tumigil. Don't stop. Ang mga mahal mo sa buhay na hindi paligtas, iligtas mo. Lahat ng mga mahal mo sa buhay na hindi paligtas, iligtas mo. Dahil ang tanging makapagliligtas sa kanila ay walang iba kung hindi ang Panginoong Hesukristo lamang. At hindi lamang ang iyong pamilya ang dapat mong iligtas. Hindi lamang ang loved ones and relatives mo. Iligtas mo pati ang mga amigo mo. Amin ba? Iligtas mo ang mga classmates mo. Iligtas mo ang mga katrabaho mo. Iligtas mo ang mga kabarangay mo. May tao pa mo ba rito? Isa lang po ang nararamdaman ko sa oras na ito. And I believe this impression comes from the Holy Spirit. Ang sinasabi sa inyo ngayon ng Panginoon, dahil walang ibang tagapagligtas kung hindi si Kristo. At maraming tao hindi paligtas, tama? Hindi pa si Kristo ang kanilang tagapagligtas. Kinakailangan go out and evangelize. And preach the good news and love of salvation to your barangay. Amen? And to every barangay. Gusto ko sabihin sa inyo, and I believe with all of my heart, this impression comes from the Holy Spirit. Ang nais ng Panginoon, dahil walang ibang tagapagligtas, walang ibang Savior, huwag kang tumigil ng evangelism. Amen? Huwag kang tumigil ng house to house. Amen! And listen very carefully. Conduct. Magkanda ka ng mga crusades. May tao pa ho ba rito? Don't waste time. Huwag kang mag-aksaya ng oras, sandali at panahon. Mag-house to house. Mag-evangelize. Mag-follow up. Magkanda ng mga crusades. Amen po ba?
We will not grow, we will not expand. Hindi tayo lalaki, hindi tayo lalago kung walang evangelism. So kinakailangan ng evangelism. May tao pa ho ba rito? Maraming tao hindi naniniwala sa Bible, tama? Paano mo patutunayan sa kanila na ang Bible ay Word of God? How can you prove to them that the Bible is the Word of God if they don't believe that the Bible is the Word of God? Paano sila maniniwala na ang Biblia ay salita ng Diyos kung hindi naman sila naniniwala sa Biblia na salita ng Diyos? Nakikinig pa ho ba tayo? Merong isang mga ngaral. Pinatutunayan niya sa marami na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ngunit merong ayaw maniwala sa kanya. May tao pa ho ba rito? Anong ginawa niya para ang mga tao ay maniwala sa kanya na ang Biblia ay salita ng Diyos? Gusto niyong malaman? Ipinangaral niya na ang Jesus ng Biblia ay nagbabago ng buhay. Ang Jesus ng Biblia ay nagbabago ng buhay. Ang Jesus ng Biblia ay nagpapagaling at gumagawa ng himala. Kaya napatunayan niya na ang Bible ay salita ng Diyos dahil yung Jesus ay pinapangaral ng Biblia ay tunay na Diyos, buhay na Diyos na nagbabago ng buhay. Nagpapagaling at gumagawa ng himala. Kaya nga po sa ating paghayo, sa ating paglabas, sa ating pangangaral, gumawa tayo ng himala. Magpagaling tayo ng anumang sakit at karamdaman. Amin po ba? Ipangaral natin na ang buhay ng tao ay mababago. Anumang klase, gano'n man siya kasama, may tao pa mahupahuba rito. Kaya siyang baguhin ng Diyos. Sa ngayon, malungkot. Hindi ko alam sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Pero marami sa Metro Manila, pinapatay na. Extrajudicial killings. Kasi raw runner, kasi raw addict, kasi raw pusher. Walang due process. Wala nang litis-litis. Wala nang kaso-kaso. Patay na lang, patay-patay. So, ang daming pinapatay sa Metro Manila. Sinasabi ng laban, pero sabi ng iba, hindi naman ng laban. At ang babata pa, 14 years old, 17 years old ang babata pa. Hindi nabibigyan ng chance para magbagong buhay. Amen. Anong sabi ng John chapter 10, naparito si Satanas para magnakaw, magwasak at pumatay. The devil, the thief, came but for to steal, to kill, and to destroy. But Jesus came to give life and have it more abundantly. Ngunit na pa rito si Jesus para magbigay ng buhay na ganap at kasaya-saya. Amin po ba? So mga minamahal, yung patayin yung mga makasalanan nang walang due process ay hindi nakatutulong. Sapagat hindi sila nabibigyan ng chance para magbagong buhay. At the same time, namamatay sila sa murang gulang, sa murang edad, ang babata pa nila. They died at very young age. Mga minamahal, hindi solusyon na sila'y patayin. Amen. Ang solusyon ay malaman nilang mahal sila ng Diyos. Na kaya silang baguhin ng Panginoon. Amen po ba? Yeah. Isang bata, no, isang bata, a child, nagpaalam siya, nagsabi siya sa kanyang daddy, "Daddy, mamimigay ako ng tracts, ng pamphlets, ng Christian literature." Sabi ng daddy niya, "Huwag kang lalabas, umuulan. Huwag kang lalabas, it's rainy days, it's rainy season, it's rainy." Ito ang sabi ng bata, "Daddy, kahit na umuulan, maraming napupunta sa impyerno." Naunawaan ninyo ako? Kahit na umuulan, kahit na masama ang panahon, maraming napupunta sa impyerno. Kaya daddy,
Huwag mo na akong pigilan, mag-i-evangelize ako. Mamimigay ako ng pamphlets ng tracts ng Christian literatures. Nasabi ng dati niya, sige. So, namigay na siya. At siya ay namimigay siya, kumakatok sa mga bahay-bahay, namimigay siya ng Christian literature kasi bata pa siya. Nakikinig pa ba tayo? Ngayon, isang bahay na naka-close, nakasarado, isang bahay, kinatok niya. Walang nagbubukas ng pinto. Okay? Wala, walang nagbubukas ng pinto. Imbis na siya ay umalis na, iwan na yung bahay, ang ginawa ng bata, nilakasan niya yung katok. Tuk, 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 nilakasan niya. No? Lalo niyang kinatok ng gusto, matindi yung pagkatok niya. Wala pa rin lumalabas, lalo niya pa rin kinatok ng gusto. Maya-maya, isang matandang babae ang lumabas. Ang old lady, no, opened the door. At ang sabi sa kanya, anong pwede kong gawin sa iyo, anak? Yan. Si bata siya. At ang sabi ng bata, nag-iisa na lang itong pamphlet ko, nag-iisa na lang itong tracts ko, Christian literature, nag-iisa na lang ito. Pero inaabot ko po sa inyo para malaman ninyo mahal kayo ni Jesus. Naunawaan ninyo ako? Nag-iisa na lang ito, inaabot ko po sa inyo para malaman yung mahal kayo ni Jesus. Basahin po ninyo yung nakasulat diyan. Basahin ninyo, read every word that is written in it. Basahin ninyo yung nakasulat diyan. Nagpapakita, nagsasabi, mahal kayo ni Jesus. Ngayon, dumating isang Sunday. Merong isang babae sa likuran na matanda, dumalo. Nakikinig pa ba? Isang babae sa likuran, dumalo. At bago matapos yung service, lumapit siya sa harap. Nag-testify siya. Nagpatotoo siya. At ang sabi niya ito, ang sabi niya, naglagay ako ng tali doon sa may kahoy sa taas. Naglagay ako ng tali. Naglagay din ako ng upuan. Upuan, bangko, silya. Sabi niya. Tumungtong na ako sa bangko, sa silya. At yung tali, ilalagay ko na sa ulo ko. Sabi niya. Kikinig ba kayo? Itali, bilog. Kasi mag-suicide na ako, magpapakamatay na ako. Sabi niya. Kaya lang, may kumakatok sa pinto. Hindi ko pinapansin yung katok sa pinto. Kasi nga, magpapakamatay na ako eh. Kasi kamamatay lang din yung asawa ko. Puro problema, puro pagsubok, puro laban ng buhay, gusto ko na rin magpakamatay. Gusto ko na rin kitilin, lumakasan ang buhay ko. Kaya lang, may kumakatok sa pinto. Sabi niya. Hindi ko pinapansin, ini-ignore ko yung kumakatok sa pinto. Kaya lang, yung kumakatok sa pinto, hindi tumitigil ang kulit. Pakisabi, ang kulit. At lalo pang nilakasan yung katok sa pinto. Kaya ang ginawa ko, bumaba na muna ako at hindi na muna ako nagpakamatay. Kasi ang plano ko, ilagay ko na yung lubid sa leeg ko, sisipahin ko na yung bangko, itutulang ko na yung bangko, patay na ako. Dedo na. Pero makunit, may kumakatok, bumaba na muna ako, sinilip ko. At nakangiti sa akin yung bata. Parang malaanghel yung ngiti. At ang sabi sa akin, mahal ako ni Jesus. Jesus loves me. Pag alis ng bata, sabi niya, binasa ko yung pamphlet, yung tracts or Christian literature na binigay sa akin. At habang binabasa ko iyon, naramdaman ko ang presensya ni Jesus. Naramdaman ko ang pag-ibig ni Jesus. Ang pagmamahal ni Jesus. Matapos kong basahin yung pamphlet,
Yung Christian literature, yung tract, sabi niya, tinanggap ko si Jesus bilang Lord God Savior ng buhay ko. Baka gusto niyong palakpakan si Lord. Ngayon, ito ang sabi niya. Yung binigay sa aking pamphlet, yung binigay sa aking tracts, no? Merong address ng church ninyo sa likod. Parang kami, no? Yung mga pamphlet namin, yung mga tracts namin, yung Christian literature namin, merong address yun ng church sa likod. Nandun yung programa sa radio, television, nandun yung FB. Nandun. Para kahit na hindi na kaming magkita pang muli, hindi na namin siya makita, makakapakinig siya ng radio, makakapanood ng TV, o makaka-attend, o kaya naman, pwede siyang makipag-communicate with us through FB. Nakikinig ba tayo? Sino rito yung may FB, may Facebook? Yeah. Sino yung may ka-forever na? O naghahanap pa lang? O nawala ng ka-forever? Yeah, okay? Sabi niya, sabi ng matandang babae, yung tracts merong address ng church. Kaya naman, dahil nakita kayong address ng church, nakadalo ako ngayon. Naunawaan ninyo? Nakadalo ako ngayon, naka-attend ako. Kung hindi dahil sa isang batang makulit, na panay ang katok at malakas kumatok, at nagpatuloy ng pagkatok, patay na ako, patay na siya. At pagbukas ko ng pinto, ang sabi niya sa akin, mahal ako ni Jesus. Gawa 4:12, walang pangalan, walang Diyos na nagmamahal sa atin ng ganap kung hindi si Jesus. Kaya sa lahat na narito mga nakikinig at nanonood, meron ka bang kasalanan kaya kang patawarin ni Jesus? Malaki ba kasalanan mo kaya kang baguhin ni Jesus? Meron ka bang sakit at karamdaman kaya kang pagalingin ni Jesus? Kaya kang gawa ng himala ni Jesus? Anumang problema, anumang pagsubok, anumang laban ng buhay ay kayang solusyonan ni Jesus. Amen. At kung iniisip mo walang nagmamahal sa'yo, broken hearted ka, iniwan ka ng ka-forever mo, o hindi ka makahanap ng ka-forever at sinasabi mo walang forever, gusto kong sabihin sa iyo, si Jesus ang tunay mong ka-forever. At forever mo, forever, hindi ka niya iiwanan ni pababayaan man, mahal ka ni Jesus. Walang pangalan, gawa 4:12, na sa atin ay magliligtas kundi si Jesus. At ito ang pangangaral ni Pedro at saka ni Juan, ang mga apostol ng Diyos. Ito ang pangangaral ni Pablo at saka ni Silas, si Jesus. Hindi siya nag-preach ng denomination. Hindi siya nag-preach ng religion. Hindi sila nag-preach ng coalition, organization, or movement. They never preach themselves. Hindi nila pinipreach, pinapangaral ang sarili nila. Hindi nila tinataas ang ano pa mang denomination, organization, movement, or coalition. Hindi nila tinataas ang kanilang mga sarili at mga pangalan. Ang pinapangaral at tinataas nila si Jesus. Amen po ba? Kaya sa oras na ito, dalawang bagay ang gusto kong iiwan. Number one, Jesus is the only Savior. The only healer, the only provider, the only miracle worker na tanging nagmamahal sa atin hanggang wakas. At bilang mga Kristiyano, bilang mga ngaral, huwag kang tumigil ng pagpapahayag patungkol kay Jesus. Lalo ka pang maging maalap at mainit na ipangaral sa Jesus.
At ang isang sinasabi ko nga sa inyo na ini-impress sa akin ng Panginoon, nais iparating ay paabot sa inyo ng Lord ngayon. Ngayon, na lalo pa kayong mag-evangelize. Lalo pa kayong mag-follow up at mag-house to house. Lalo pa kayong mag-conduct ng crusades para maraming maligtas. Amen? At ipangaral ang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen? So tayong lahat ay tumayo. Habang tayong lahat ay nakatayo, tayong lahat ay umuho at pumigil. Tayong lahat ay tumayo, tayong lahat ay umuho at pumigil. Huwag mong kausapin ang katabi mo. Huwag mong kalabitin ang katabi mo. Huwag mong sikuhin ang katabi mo. Huwag mong kausapin ang katabi mo. Huwag mong ngitian ang katabi mo. Tayong lahat ay umuho at pumikit. Sa oras na ito, kung hindi pa si Jesus ang Lord God Savior ng buhay mo, gawin mo na ngayon. Kung sa oras na ito, meron ang sakit, meron ang karamdaman, may problema, may pagsubok, laban ang buhay, gusto kong sabihin sa iyo na kayang lutasin ni Jesus yan. At sa oras na ito, kung ikaw ay isang Kristiyano na, isang mangangaral na nanghihina ng lalamig, sumusukot, umaatras, huwag mong gagawin yan. Magpatuloy ka. At bilang isang Kristiyano mangangaral, manggagawa alagad ni Kristo, tinatawag ka ng Panginoon ngayon, Praise Jesus more. Meron dito as a prophet of God, at true prophet of God in this final hour, meron dito nagdududa ka sa pagkakatawag sa iyo ng Diyos. Nagdududa ka sa calling sa iyo ng Lord. Hindi mo matanggap ng lubos sa sarili mo na tinawag ka ng Lord, o manggagawa ka, o lingkod ka ng Lord, o alagad ka ng Lord. Meron dito, nandito ngayon, nakikinig o nanonood, sa totoo lang, aalis ka na sa ministry. Tatakas ka na. Naghahanap ka na ng kapalit. Punong-puno ka na ng problema, pagsubok, laban ng buhay, at ang sinasabi mo, ayoko na. Suko na, atras na. Ang sinasabi mo, tama na ang mga sakripisyo ko ng mga nakaraan. Titigil na ako. Sa totoo lang, sa oras na ito, merong nandito ngayon, nakikinig at nanonood. Nasa isang kalagayan ka ngayon that you are running away from the Lord. Tatakas ka na. Lingkod ng Diyos, paano mo nalaman? As a true prophet of God in this final hour, the Lord is speaking to me right now na ikaw ito. Pero ang sinasabi sa iyo ng Diyos, wag, magpatuloy ka. Huwag kang umatras, huwag kang sumuko, huwag kang bumigay. Huwag mong ipasa sa iba. Huwag kang manghina at huwag kang manlamig. And let me give you this prophecy. Sa sandaling tumugon ka kay Lord, gagamitin ka ng Lord more mightily, effectively in this final hour. Lahat ng mga problema, pagsubok, laban ng buhay mo, lulutasin ng Diyos. Ang mga problema mo sa pera, sa mga pinansyal, lulutasin ng Diyos. Ano mang mga atake ng kadiliman, susolusyonan ng Panginoon. At gusto kong sabihin sa iyo na pagpapalain ka ng Diyos at bubuhos ang mga salapi na hindi mo pa nararanasan sa buhay mo. Prophecy sa iyo ay magkakaroon ng katuparan. You receive prophecies before, nakatanggap ka ng mga prophecy noon. Nakatanggap ka ng mga kapahayagan, revelation noon sa Diyos. Pero ngayon ay magkakaroon na ng katuparan. At ang mga supporter ay darating sa iyo para tugunan ang iyong mga pangangailangan at ang iyong paglilingkod sa Diyos. Ito ang sabi ng Panginoon. Because you are my Lord,
Subok, laban ng buhay, lulutusin ng Diyos. Totoo, ang mga problema, pagsubok, laban ng buhay ay dumarating. Pero dahil anak ka ng Diyos, mapagtagumpay ka. You are more than conquerors through Christ Jesus our Lord. Pagagalingin ka ng Diyos, gagawa ka niya ng himala. Tatapusin niya ang lahat ng mga problema, pagsubok, laban ng buhay. Kaya sa oras na ito, kung nais mong tanggapin si Christ bilang Lord God Saver ng buhay mo at hindi mo pa ito ginawa sa tanang buhay mo, na maaaring matagal mo na itong alam, nakikinig at dumadalo ka, nanunod ka, pero hindi mo pa ito ginawa na totohanan sa buhay mo, gawin mo na ngayon. At kung nais mong tanggapin si Christ bilang Lord God Saver ng buhay mo, taas mo ang dalawang kamay mo patungo ng langit. Sige, huwag mo nang tingnan kaliwat kanan, di ko natarapin. Nakikiusap ako. Hayaan mong makapag-concentrate siya. Kasi kung kakausapin mo siya, hindi siya makakapag-concentrate eh. Huwag mo siyang kausapin. Pagkatapos ng service, magkwentuhan kayo ng matagal. Pero sa ngayon, huwag muna. Yes, Lord. My life is all. Mga ngaral, manggagawa ni Kristo sa lahat ng mga alagad ni Kristo na nangihina, naglalamig, gustong umatras, gustong sumuko, gustong iwanan ang ministry, gustong na magpapalik.
at nagdadalawang isip na, napapagod na, nahihirapan na, gusto nang tumakas at gusto nang lagyan ng ibang tawag o ay ibang gagawain, nalilito na gugulumihanan. Pero sinasabi ko, ang panawagan mo ay hindi nagbabago. The gifts and calling of God are irrevocable. Kaya para sa mga Kristiyano at mga manggagawa na nais mag-recommit ng buhay kay Lord, taas mo ang dalawang kamay mo patungan ng lahat. Wala ang makikipag-usap, wala kang kakalabitin, wala kang kikwentuhan. At gusto kong sabihin sa iyo, manggagawa ng Panginoon Kristiyano, sa commitment mo ngayon, believe in the true prophet of God, Amos 3:7, walang magagawa ang Diyos kung di sabihin po na sa kanyang mga totoong propeta. At maaaring nagtatanong ka, lingkod ng Diyos, hindi naman kita kilala personal. Paano mo nalaman ang aking kalagayan? At ang sabi ng Biblia, paano mo malalaman na ang totoong lingkod ng Diyos ay lingkod nga ng Diyos? Sapagkat nalalaman niya ang mga lihim na bagay at anuman ang kanyang sinasabi totoo sapagkat galing sa Panginoon. At maniwala ka sa akin, not just a true prophet of God but an apostle of God in this final hour to bring you to your para dalhin tayo sa tunay na kaligtasan ni Kristo. Ano ba ang mandate ng lingkod ng Diyos? Ano ba ang mandate ng Kingdom of Jesus Fellowship? Dalhin ka sa tunay na kaligtasan ni Kristo. Tumanggap ng kagalingan himala. Maranasan ang kabutihan ng Diyos. Dadaling ka sa high calling. Anong sabihin ng high calling? Yung tawag mo, yung kalooban ng Diyos, and that is the high calling. At gagawin mo to hanggang sa huling hininga ng buhay mo. And I'm saying you as an apostle of God, sa gagawin mong matinding commitment ngayon, gagamitin ka ni Lord more mightily, effectively in this final hour. Makita tayo muli. Pabalik ako muli. I-prepare mo ang pagpunta ko sa lugar ninyo. Gagamitin ka ng Lord more mightily, effectively in this final hour. My life is all yours. Thank you.
ng gustong mag-commit ng malalim ng buhay sa Diyos, iniimbitahan kita, lumakad ka patungo ng harapan. Huwag kang matakot, huwag kang mahiyak. Sige. Lahat ng mga nagtaas ang dalawang kamay, come on. The Lord is inviting you here to come forward. Come on. Sige po. Maaring bago ka first time or maaring ikaw ay alagad ng Panginoon, but you want to recommit to surrender your life to Jesus. Una, para magmana ng buhay wala hanggan, to receive eternal life, to receive healing and miracle from the Lord, and to to deliver you by Jesus. I-deliver ka ng Panginoon sa Kristo. Gawa ka ng dakilang himala. Marami po kayo ang maging lahat ng mga nakikinig at nanonood. Hindi ko po alam ang specific calling, specific na kahit pangangailangan ninyo. Pero sa isang simpleng prayer na ito, wala nang gagawin kundi tanggapin ang kapatawaran. Sa simpleng prayer na ito, tanggapin mo ang buhay na wala hanggan. Sa simpleng prayer na ito, tanggapin mo ang kagalingan at himala. Sa simpleng prayer na ito, but with full of power, tanggapin mo ang breakthrough and revival. At tanggapin mo ang anointing ng Lord para ikaw ay magamit ng Lord more mightily, effectively in this panalangin. Sabihin mo ito nang galing sa puso mo, Panginoong Jesus, simula sa oras na ito, ibinibigay ko ng totohanan ang buhay ko. Patawarin mo po ako. Hugasan ang iyong dugo na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Baguhin mo ako. Gawin mo ang buhay ko karapat-dapat at katanggap-tanggap sa iyong harapan. Pagalingin mo po ako. Gawa ng himala. Tugunin ang lahat ng aking mga pangangailangan. Pagpalain at ipromote. At gamitin mo po ako sa huling kapanahunan ito. Ako na lamang po ang mananalangin, so receive your salvation, receive your deliverance, please receive your healing, receive your miracle, receive your success and victory. At gusto kong sabihin sa iyo, gagamitin ka ng Lord more mightily, effectively in this final hour, dahil ikaw ay nagpakumbaba sa harapan ng ating Panginoon. Urakianda rabasyanda. So, Father, thank you. Kurabasyanda. Not only for me, but for the Lord, in my heart. So, here am I, Lord. Yes. So,
harapan niya. Yan. Lagyan lang siya ng isang leader na lalaki sa likod. Pakilagyan siya. Nakinggan mo itong maigi. Gusto kong sabihin sa iyo, konfirmado, totoong tinawag-tinawag ka ng Diyos. Totoong tinayo ka ng Diyos sa huli ka panahonang ito. Totoong pinili ka ng Diyos sa huli ka panahonang ito. Hindi ang pinag-aralan, hindi ang tinapos mo, hindi ang nalalaman mo. Bukas, ipapaliwanag ko ito ng mas maliwanag bukas. Kaya lahat ng nandito, umatin bukas. At mag-imbita pa kayo, ipapaliwanag ko yung Acts 4:13 bukas. So, kinukonfirm ko sa iyo ngayon at kinukonfirm sa iyo ngayon ng Panginoon, tinawag ka ng Diyos. Wala kang dahilan para pagdudahan ang sarili mo. Wala kang dahilan para pagdudahan ang pagkakatawag at ang pagkakapili sa iyo ng Diyos. Kaya, kung paanong si David ay inanoint ni Prophet Samuel sa harapan ng kanyang mga kapatid, ganun ka rin ngayon, inaanoint ka ng Lord para ikaw ay maging fulfilled, fulfilled na manggagawa ni Kristo Jesus. So, inuulit ko, tanggalin mo na ang mga pagdududa mo. Iyon pala taas po natin ang ating dalawang kamay patungo ng langit. My life is all yours. My
ng aming kapangyarihan, hindi ng aming tinapos, hindi ng aming pinag-aralan, hindi ng aming galing o ng dunong, o nag-aral kami ng Bible School o hindi, graduate kami ng Bible School o hindi, kung tinatanggap kami ng tao o hindi, ang mahalaga, tinatanggap mo kami at tinayo mo kami. So, Father, for your own glory alone, Narito! Hanggang sa ako'y umalis sa lugar na ito. Kaya Ama, kunin niyo po ang lahat ng karangalan. Ito po'y para lamang sa inyo. Father, all the glory, all the honor, all the worship, and all the thanksgiving be given only to your name, the wonderful name of Jesus. No other name but the name of Jesus. No other name but the name of the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon sa Diyos. Hallelujah! Isama na ako sa palakpak sa Panginoon sa Diyos. Ayan. Kayo na yung Amerikana ko. Ibalik mo lang yung mga bulaklak ko. Sige tayong lahat ay mga kaupo. Hanggang mamaya, marami pa rin iiyak. Hanggang magpatulog ninyo, marami pa rin iiyak. Pag merong gustong mag-solo, merong gustong umiyak, huwag niyong kausapin ang kausapin. Amen ba? Huwag niyong kwentuhan ang kwentuhan. At mga minamahal, laging tinatanong ng marami, ano ba ang sikreto para pagpalain ng Diyos? Ano ba ang sikreto para hindi nagkukulang palagi? Laging lahat ng mga pangangailangan ay binibigay at tinutugunan ng Diyos. Gusto nyo bang lahat ng pangangailangan nyo binibigay ng Diyos? Philippians 4.19, God will supply all our needs, not our wants. At ito ay alam ng marami, yung iba naman, hindi ito alam ng marami, pero ito alam ng marami, ayaw na may isa kabuhay. Anong sabi ng Lucas 6.38? Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Anong gagawin mo? Bibigyan ka o magbibigay ka muna? Magbibigay ka muna. Give and it shall be given unto you, good measure, pressed down and shaken together and running over. So para pagpalain tayo ng Diyos, bigyan natin ng chance. Pakisabi, bigyan ng chance. Yung mga na-late, yung mga hindi pa nakapagbigay sa unang offering kanina, bigyan natin ng chance. Pwede ba yun? Ganito sa amin eh. Kahit na nag-take na ng offering na simula, yung iba na late na dumating, binibigyan namin ng chance yun. Ganito kami. Kaya kahit na ilang offering yan, okay lang, basta binibigyan namin ng chance yung mga na-late. Eh kung na-late sila, tapos na yung offering, gusto pa nilang magbigay, so binibigyan ng chance. Pangalawa, sino pa yung mga binibigyan ng chance? Yung iba, nagbigay sa first offering. Kaya lang, hindi naman the best yung binigay nila. Basta nakita nila may nagbibigay, nagbigay din sila. Kung ano nila yung makuha sa bulsa, bigay lang nila. Hindi na nag-isip talaga. So ngayon, bibigyan ng chance yung hindi nagbigay ng the best. Okay? Yung hindi nagbigay ng the best kanina, bibigyan ng chance ngayon, magbibigay ng the best. Amen? May tao pa ho ba rito? Sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His best. His one and only Son, Jesus, and whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ako po ay full-time since 1988. I got born again October 4, 1985. Na full-time ako, 1988.
Simula noong 1988, wala na akong trabaho. Simula noong 1988, hindi na ako, dati nagkatrabaho ako sa Akay Philippines. Kasi nag-graduate ako sa Asian College, Electronics. At meron din kaming business. Pero nag-full-time ako since 1988. Simula noong 1988, hindi ako nagutom. Lalo pang gumwapo. Oh, may pambili ng ticket sa aeroplano, sa barko, sa train, sa tricycle, sa multicab. Sa haba-haba. May pampaaral para sa mga anak. Lahat ng mga anak ko nag-aaral sa private Christian school. At yung dalawa ngayong college na kumukuha ng computer engineering, yung isa ay legal management sa UST. Lingkod ng Diyos, wala ka namang trabaho, wala ka namang negosyo since 1988. Bakit natutugalan yung mga pangangailangan mo? Pagtitiwala sa Diyos, pakisabi pagtitiwala. At the same time, pagkakaloob. Sabi ng Kawikaan 11:24, Proverbs 11:24, ang mga kuripot nagdarahok. Yung mga kuripot nagdarahok. Amen po ba? Kaya ngayon, kung hindi ka nakapagbigay kanina, bigyan ka ng chance. At kung sakaling nagbigay ka ng kanina, basta kumudamampot ka lang, okay? Ngayon, bibigyan ka ng chance, pag-isipan mo. Pag-isipan mo na ibigay mo yung the best mo sa Panginoon. Amen po ba? O, sige, bigyan natin ng chance. Kanta tayo ng ano, pagbigay sa... Bless kayo po, Mike, so ang tugod kayo. Wami na down na... Actually, first time kami nagkita ni Pastor Ricardo. Ang awang expectation kay Thanksgiving lang ako ng nanggan. Mga pagsalamat nga nanggan sa una. Pero lahi mong gulang Thanksgiving ako nanggan ka ron. Musik seminar, unya, ako nag-expect nga ang umagis sa pulong sa Ginoo. Evangelistic yung dating. Tapos, na-bless kayo ko tumod kay isang alagad na ta sa Ginoo. Pero itagaan niya po tag-time sa Ginoo mga kasusi. Mabisang alagad sa Ginoo, dili exempted na usahal maluya. Amen? Na, maluya mong gani kita nga mga kaigsoonan, kami pagkahang ang mga alagad sa Ginoo nga nagtumalaw mga kalag. Ako i-share sa inyo ha, sa akong pagkabataan noon, nag-handle ko church karon, nag-pastor ko, preferring church. Lisod kayo, dumalaw, magtiayon, tungod kayo, litawangan ko. Pero, listen po kayo magdumala o magtudlo o discipleship tungod kay dili po ko graduate o Bible school. Mga 4 years, ang akong giapilan, mga trainings lang, mga discipleship. Pero this one thing I realized the most, na mag-usa man ng degree, kurso, o theology ng imong ikanan, kung wala ang Diyos sa Ginoo, wala ikapuslanan. Unang bless kayo ko kay nagtuo ko mga bisag batanon pa ko, pero ang gahong sa Ginoo, may musidlak sa akong kinabuhi. Ngayon, mga parato, may gabi sa tanan. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos sa buhay. Yan. Anong pangalan mo, Pastor? Pastor Hans. Hans. Ang bigido mo? Villarias. Yan. Nakausap na kami kanina kayo, baka hindi nyo siya kilala. Sino ba po yung pinagpala ng Diyos? Taas ang kamay. Sino ba? Ay, nawala na. O sino bang gusto mag-testify? Meron ba? Meron bang gusto? O kaya na yung kapatid daw natin. Halika, mag-testify daw siya. O yung nasa kanan mo muna. O sino? Kung hindi siya, sino? Sino ang gusto mag-testify na hindi